Pag-usapan naman natin ngayon ang tatlong halimaw sa ilalim ng karagatan na isinulat ng mga manlalayag sa kanilang paglalakbay sa malawak na karagatan. Sa panahon ng Ancient Greece, taong 1633, isang malaking nilalang sa dagat ang tinawag na Sea Serpent. Sinasabing kinatakutan ito sa karagatan dahil winawasak ang mga barko na makita nito na naglalakbay sa gitna ng karagatan at kinakain ang mga tao na mahuhulog sa barko. Taong 1138, si Charles Bogin ay naglalayag noon sa karagatan galing sa sariling bansa para humanap ng bagong isla na gagawin nilang bagong syudad para palawakin ang kapangyarihan ng sariling bansa dahil yan ang utos sa kanya ng nakakataas. Naglayag sila at naglakbay kasama ang 17 barko at ang bawat isang barko ay may sakay na 2,050 katao kasama na doon ang mga kapitan at mga sundalo. At habang sila ay naglalayag sa gitna ng karagatan, ay napansin nila ang isang nilalang na lumalangoy pataas at pababa. Nagugulat ang lahat at natataranta. Ang mukha ng nilalang na ito ay parang ulo ng isang ibon. At may ngipin ito na matutulis. Ang katawan nito ay parang isang ahas at ang kanyang ulo ay kasing laki ng aming mga barko. Ang kulay ng nilalang na ito ay gray at brown naman ang harapan. Natataranta ang lahat at hindi malaman ang gagawin. Nang papalapit na ang nilalang na ito, ay pinilipit niya ang isang barko na parang isang biktima na kakainin niya. Ang iba ay tumalon sa barko, ang iba naman ay hindi na makalabas dahil sa higpit ng pagkapilipit nito. Kaya napagpa siya ni Charles Bogin na bumalik dahil sa panganib ng nilalang. Kaya ang ekspedisyon na ito ay hindi na itinuloy. Ang halimaw na isa sa kinatakutan ng mga manlalayag ay tinawag na bilwa. Sinasabing may mukha itong buwaya at may dalawang pakpak na parang dragon at may mga paa na kagaya ng isang agila at may napakalaking katawan katumbas ng kalahating barko. Isang manlalayag ang nagsalaysay taong 1281 na isinulat ni Potter Forrest sa lumang libro. Isinalaysay niya na habang tinatawid nila ang malawak na karagatan ay may narinig sila na malakas na pagaspas ng hangin na parang isang ibon. At nang kanilang tignan ang langit, ay may nakita sila na parang isang buwaya na may dalawang pakpak na parang isang dragon at may mga paa na kagaya ng agila at hindi lang ito nag-iisa. Ito ay may mga kasama na tatlo pa. Tumitingin sila sa barko na parang nagmamasid. Lahat ay pumapasok sa loob ng barko at walang lumalabas. Sumusunod lang sila sa barko na parang naghihintay ng bibiktimahin. Kaya naisip namin na siguro ay may maliit na isla sa malawak na karagatan dito. Makalipas ang isang oras ay nayanig ang barko at nakita namin na winawasak nila ang barko at mabilis naman itong nasira. Lahat ay natataranta at hindi alam ang gagawin dahil sa lakas ng puwersa ng bilwa ay halos bumaliktad ang barko at isa-isa naglabasan ang mga sakay ng barko dahil sa tindi ng puwersa ng pagyanig. At ang mga bilwa ay bumaba at kumuha ng mga tao na parang isang agila. Apat na tao ang nadala ng bilwa at 18 katao ang nalunod. Ang layag naman ng barko ay nasira. Kaya simula noon ay hindi na bumalik pa si Potter Forrest sa parehong ruta ng dagat para hindi niya makaharap muli ang bilwa. The Loch Ness. Ang maalamat na halimaw na tinawag na Loch Ness o Nessie, ito ay nasa malaking lawa na may malinis na tubig sa lugar ng Scotland. Ayon sa kwento, may isang pastor na bibisita sana sa isang hari, pero napahinto siya nang makita ang halimaw na Loch Ness na may bibiktimahin o papatayin na namang tao, kaya hinarap niya ang halimaw at tinawag ang Diyos ng pastor. At sinabihan ng halimaw na itigil niya ang pagpatay niya at bumalik na nang mabilis sa kanyang lugar. Kaya simula noon, natigil na ang pag-aatake ni Nessie at pagpatay sa mga tao. Taong 1933, May 2, ang magkasintahan ay nakakita na parang isang malaking hayop na mataas ang leeg habang lumalangoy sa tubig. Ang halimaw na Loch Ness ay isang alamat lamang pero lumalabas na siya ay totoo. Taong 1934, nakuhanan ng litrato ang halimaw na si Nessie na parang isang dinosaur na mataas ang leeg.
sinasabi na maaaring ang nilalang na ito ay kamag-anak ng mga namatay na plesiosaur, isang uri ng aquatic dinosaur na nabuhay 65 million years na ang nakalipas. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, ay click subscribe para updated ka sa mga bagong videos na ilalabas ko sa Kuya Rex TV.